Hindi, ay, si pastor, eh, huwag mo sagutin, huwag mo sagutin. Uy, sister, huwag mo sagutin, huwag mo sagutin. O kasi may lakad ako. Amen po ba, naranasan ba natin yan sa pastor po natin? Pag tumatawag yung pastor po natin, hindi sinasagot? Taas po ang kamay. Naranasan po ba? Naranasan po ng isang babae na namatay na to. Alam niyo po, isang araw, dahil po palagi po siya mayroong excuses sa pagdating po ng mga gawain, siya po ay namatay. Dinala po siya sa hospital, hinatulan po ng doktor na di po on arrival. Tapos inuwi po yung bangkay sa tahanan nila kasi paglalamayan po ng 3 araw. Alam niyo po ba kung sino po yung sumalubong sa kanya? Diablo po. Yung sumalubong sa kanya. Ayan, natakot po siya kasi ang dinaanan po niya ay isang lubak-lubak na daan. Napakadilim na daan. Tapos maraming mga hayop na nag-uungulan. Amen po ba? Pagdating po doon sa may pintong dahil may trangkada, pinto na may tarangkahan. Ayan po, nagulat po siya dahil nakaitim ang suot mula ulo hanggang talampakan, nanlilisip po yung mata. Diablo po yung sumalubong sa kanya. Dinala po siya doon sa lugar na kung saan siya dadalhin. Ang sabi niya, hindi ako sasama sa iyo dahil hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Amen po ba? So ang sabi niya, hindi ka pwedeng hindi sumama sa akin kasi ikaw ay hinatulan ng pagkakasala. Ano? Nagkakasala ako? Wala akong alam na kasalanan. Ay, minto ba? Sa atin na walang alam na kasalanan, pero sa simpleng pagliban, sa simpleng ano, dahil gusto mo lang i-prioridad yung mga barkada mo, pwede ka mapahamak dito. Ay, minto ba? Amen. Ayan, so, alam niyo po eh, ang sabi po ng Diablo sa kanya, sige, hindi mo pala alam yung kasalanan mo na nagawa. Eto, tingnan po natin yung record. Ayan, andito lahat ng mga ginagawa mo. Mayroon pala yung aklat ng mga gawa doon. Ano ginawa ko dito sa lupa? I mean po ba, mayroon din pala siyang sa ang buong akala ko eh ang Diyos lang ang may hawak ng libro, yung aklat ng buhay, aklat ng mga patay at aklat ng mga gawa. Akala ko ang Diyos lang ang may ano. Pati Diablo pala, mayroon pala sariling record ko 'yon. O sige, ito babasahin ko na. Tinatawagan ka ng mga kapatid mo para sa pagdalo ng pagtitipon. Hindi mo pinapansin ito. Amen. Dahil gusto mo lang mabigyan ng kasiyahan ang katawan mo. Mas nilalangnais mo ang mga barkada mo na samahan. Amen po ba? Siyempre pag nasa barkada ka, kung ano-ano ginagawa nyo ron. Tama po ba? Amen. Ayan. Ito po yung pitsa. Ito po yung araw. Ito po yung ano, ito po yung taon. Di ang sabi na, oo nga pala, naalala ko na. Yan po yung ginawa ko. Tapos marami pa pong binasa ang Diablo. Ayan, natandaan ko na. Yan po yung ginawa ko. Alam niyo po, dinala po siya ng ano, sa kabilang tarangkahan, mayroon pong 4 na Diablo na nakaabang sa kanya. At pinakita po ang iba't ibang mga butas na pwede pong paglagyan ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Sa bawat ginagawa mong kasalanan, iba-ibang butas pala yun. Nakita po nung babaeng namatay na to na pinupugutan ng leeg and then pagkatapos muling nabuhay. At hahatulan na naman ayon sa kanyang ginawa. Walang hanggang kamatayan. Mamamatay ka ngayon, papatayin ka ng Diablo, mabubuhay ka na naman para patayin uli. Ganun pala sa impyerno. Alam niyo po, nung nakita ko nung babae na to, siya po ay nanigluhod sa Diyos. Amen! Siya po ay tumawag sa Diyos. Buti na lang, tinugon po siya ng Diyos. Amen! Ang sabi niya, Panginoon, naalala kita nung nasa lupa pa. Ikaw ay may pag-ibig, may pagmamahal sa lahat po ng tao. Amen. Panginoon, narito ako. Panginoon, huwag mo akong hayaan na mapahamak sa kamay ng Diablo na ito. Agawin mo ako, Panginoon, sa kamay ng demonyo. At muli mo akong ibalik sa akin.
Alam niyo po, tugon po na, no? Tugon po ng Panginoon sa kanya, sige anak, dahil ikaw ay nagsisi ng kasalanan, hindi kita papayagan na ikaw ay mamatay, kundi bumalik ka sa iyong katawan at mamuhay ng mabuti at may pagkatakot sa Diyos. Yun po yung nangyari po sa kapatid po nating namatay. Alam niyo mga iniibig, mga kapatid, sa simpleng pagliban na dinadahilan lang po natin, kaya hindi po tayo nakakadalo sa araw ng pagtitipon o ano pa man yun, dahil nais mo lang bigyan yung gusto ng katawan mo. Sa simpleng pagliban, siya po ay napahamak. Amen po ba? Amen. Ang sumalubong sa kanya ay ang diablo. Buti na lang sa kapahamakan na yon, nakaawaan pa siya ng ating Panginoon. Niligtas pa, inagaw pa niya itong tao na to mula ron sa kamay ng diablo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya mga iniibig, mga kapatid, balikan po natin yung kamatayan. Kailangan po natin ihanda ang ating mga sarili. Kung ano po ang ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego, yun din po ang gawin po natin. Ano po yung ginawa po ni Shadrach, Meshach at Abednego? Wala po silang ibang ginawa, kundi punong-puno ng pananalangin. Ayun po ba? Punong-puno ng pagsunod. Ayaw po nilang sumamba sa dinento ang ribulto. Ayaw po nila ni Daniel. Ay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ayaw po nila. Kaya ang ginawa po nung mahal na hari na yun, hinatulan po ng kamatayan itong tatlo na ito, hinagis po sila sa kurno ng apoy. Kaya lang nagulat po sila, dahil tatlo lang po yung hinagis, naging apat na po sila. Sino yun? Amen. Si Jesus po ang kasama. Ganon po, pag dumating po ang maraming pagsubok sa ating mga buhay, wala po tayong ibang kasama kundi ang Diyos. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hello. Kaya mga iniibig, mga kapatid, pagka nakahanda ka sa bagay na to, hindi ka na matatakot. Dumating man ang kamatayan sa'yo, hindi ka na matatakot. Kasi bakit? Nakahanda ka na eh. Dumating man ang mga pagsubok, hindi ka na natakot. Amen. Bakit? Nakahanda ka na eh. Kagaya ko. Ayan, may sumalubong sa akin ang anak, ang asawa ko na nahulog daw yung anak ko sa Aratilis, bali yung kamay. Mga iniibig, mga kapatid, hindi ako nakaramdam ng takot. Kasi bakit? Mayroon po akong Diyos. Ayun, nakita ko po yung anak ko. Ayun, baloktot po yung dito niya. Alam niyo po kung saan ko dinala? Dinala ko lang po sa Panginoon. Ayan po. On this spot po, gumaling po yun. Hindi ko na po dinala. Sabi nga ng tiyahin ko, ay ano yung ninang ko, eh saan mo dinala? Si Monet. Sabi ko, wala. Kay Jesus lang. Ayun, buhay na pa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tapos yung may bahay ko, kinagat po ng ahas. Hindi rin po ako natakot. Kasi bakit? May Diyos po tayo. Pinagpalay ko lang, and then buhay na patotoo ang misis ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Yung anak ko isa, nakagat din po ng ahas. Ayan po, buhay na patotoo. Ayan po. Kundi wala na po akong pinagdalhan po niyan. Kundi kay Jesus ko na lang po, dinala ang aking pamilya. Amen. Kaya mga iniibig, mga kapatid, dapat hindi po tayo matakot sa mga bagay na yan. Kaya lang, huwag niyo pong gawin pagka alam niyong ahas yan, eh baka naman mapapakagat na kayo. Amen po ba? Eh huwag naman. Kasi nagpaprotekta lang ang ating Panginoon yung hindi mo alam. Tama po ba? Di ba nagugulat ka? Sinalpo ka ng malaking truck, tapos eh, hindi ka malam na ano? Tama po ba? Amen! Ayan, palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Ayan, iniingatan po tayo ng ating Panginoon pag mayroon po tayong Diyos. Hello? Ayan, kagaya po nung nakalipas na aksidente na pastor. Ayan, tatlo po sila, kasama yung pamangkin ko, kasama yung anak ko. Alam nyo, worry na po yung asawa ko eh. Bakit hanggang ngayon yung mga kabataan daw eh, hindi pa raw dumarating, gabi na. Sabi ko, mayroon po silang yung inatinang gawain ng mga kabataan. Pagdating sa salita po ng ating Panginoon, dapat hindi po tayo worry.
ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang mga batang yan. Amen. Amen po ba? Alam nyo po, mga pagkalipas ng ilang oras, ayun, napunta si Mrs. Blon sa kapitbahay na may pamanggin ko. Nandun. Bigla ba naman akong ano, bigla ba naman ako yung ano, mayroon akong ano, yung mayroon akong chinachat eh. Bigla akong tinawag. Sabi, ano, Captain, hindi ka dito. Ako, bakit? Eh, na-accidente sa pastor. Kasama yung anak natin, pati si Bibio. Ano mo sabi ko? O ano nangyari sa amin ha? Hindi ako natakot. At ayun, inalam ko kung anong nangyari. Ayan, yung anak ko si Jimboy, ayan po, praise God, ang anak ko, inuwalang galos kahit konti. Amen. Yung pamangkin ko na pumasok, kung hindi lang pumasok yung paa sa sambutso, hindi po magkakasugat yun. Ayan, yung si Pastor Julian, ayan po, medyo may iniinda dito sa spinal cord, pero dinala na lang po niya sa Panginoon, siya po ay gumaling po ngayon. Amen. Ayun, sa sobrang lakas ng impact. Oh, talagang grabe po, talagang sira po yung motor. Yun. Mga iniibig, mga kapatid, pagdating sa bagay na yan, iniingatan po tayo ng Diyos. Amen po ba? Talakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan po, malinaw po ba? Amen. Ang kamatayan po, minsan lang po tayo mamatayin din. O kumana po tayo. Bago po dumating ang bagay na yan, dapat be ready. Amen po ba? Amen. Kahit natutulog po tayo, dapat wala po tayo ibang pinakikinggan kundi salita po ng Diyos. Bago po tayo lumabas ng bahay, dapat palagi po tayo na alam. Amen. Dapat bago po tayo magtatrabaho, dapat manalangin po tayo. Amen po ba? Amen. Yun po yung napaka-importante sa mga Kristiyano na palaging manalangin para tayo po ay hindi matukso. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dadako na po tayo sa ano? Dadako po tayo sa pangalawa. Ayan. Pakibasa, ano, sister, Mateo 25, alam ko eh, alam nyo na yan. Mateo 25, verse 1 hanggang 13. Ayan. Ang pangalawa po natin, muling pagpaparito ng ating Panginoon. Ayan. Pakibasa. Apo. Dito may tulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang ilang ikakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal sa lubhumi ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at dinawis ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis na andap-andap ng aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa yung pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang ibang hangal na dalaga. At samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininit ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga, Panginoon, papasukan po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ninyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni sister. Ayan po, kung pansinin po natin, itong 10 na ito ay mga nakarinig na po ng salita po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya lang ang problema lang po dito sa 5, wala po silang baon na langis. Ito naman kagandahan naman dito sa 5, mayroon pong baon na langis bukod pa doon sa kanilang ilawan. Amen po ba?
Kaya itong lima na to, mga iniibig, hindi po hihina ang kanilang ilawan. Kasi bakit? Mayroon po silang reserva. Mananatili po silang liwanag. Amen po ba? Ayan, mananatili po silang liwanag. Kahit anong gawin po nila, nagliliwanag pa rin po sila. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit sila po ay natutulog, di ba nabasa doon, napalam ang pagdating ng Panginoon, nakatulog po silang lahat. Tama po ba? Hello? Nakatulog po silang lahat. Ang tanong, nakatulog po ba itong ano, sampo? Yes, nakatulog po yan, nakatulog po silang lahat. Pero ang kagandahan po sa limang matalino na yan, punong-puno po sila ng langis. Punong-puno po sila ng pananalangin. I mean po ba? Bago natulog yon, nananalangin yon. Habang sila po ay umiidlip, wala po sila ibang laman ng puso po nila, kundi ang Diyos. I mean po ba? Kaya po sila, nakahanda po sila sa pagdating ng ating Panginoon. Pero itong lima na to, na kung tawagin, baka natulog na lang po ito pag naka. Kasi bakit? Wala nga langis eh. Ano mo yung langis na symbolize? Yun po yung prayer. Yung pananalangin para ikaw ay magliliwanag. Tama po ba? Hello? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, itong lima na ito ay napahamak po yan. Hindi po nakasama sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ayan po, sino ba yung lalaking ikakasal na yon? Yun po yung ating Panginoon. Kinasal na po tayo sa ating Panginoon. Kapag once ang isang tao na ikinasal po sa ating Panginoong Hesus, wala po ibang gawin yan, kundi ipagpapatuloy ang kanilang relasyon. Tama po ba? Amen. Dapat ipagpapatuloy po. Hindi yung kung kailan mo lang maisip ang Panginoon, doon mo lang siya gagawin. Amen po ba? Dapat ipagpapatuloy po natin ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang oras, dapat ipagpapatuloy ang relasyon po natin sa ating Panginoon para kagaya po tayo ng limang matalino. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Wala pong ibang ginawa kundi maghintay, maghanda itong lima na to. Amen? Ayan, itong limang mangmang naman ito, wala pong ibang ginawa yan kundi matulog, mamasyal. Amen po ba? Hello, kung saan-saan po yan pumupunta, kaya po sila po ay hindi po nakasama sa pagdating ng lalaking ikakasal. Hello. Kaya ang sabi po ng limang mangmang na yan, nangatok po yan. Panginoon, papasukin niyo po kami. Ang tugon po ng Panginoon, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo dahil hindi nyo alam kung anong oras, kailanman ang pangyayari. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Mayroon po ba nakakaalam sa pagdating po ng ating Panginoon? Wala. Wala po nakakaalam sa pagdating po ng ating Panginoon. Pero, ini-encourage po tayo na palaging maghanda. Amen. Amen. Kasi pagka ang isang tao ay palagi pong nakahanda, siya po ay makakadanas ng tagumpay. Tama po ba? Siya po ay makaka-receive mula sa ating Panginoon ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan po, last na po. Pakibasa. Conclusion na po tayo. Sa Mateo 24 verse 42. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam kung anong araw pa rito ang inyong Panginoon. Diretso sa ano hanggang 44. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan ang tukuy ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagad
kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Amen. Yan. In-encourage po tayo na talagang palagi po tayong magbantay. Dahil hindi po talaga natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Pwede mamayang gabi, pwede sa madaling araw, pwede sa umaga. Ayan po, kaya palagi po tayong magbantay. Maging aware po tayo sa buhay po natin. Iwasan po natin na sumama po ang loob po natin. Iwasan po natin na makagawa po tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi bakit? Eh, mapapahiya po tayo sa ating Panginoon pagdating po ng oras. And yet, tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Tapos hindi po tayo gumagawa po ng kabutihan sa harapan po ng ating Panginoon. Dapat po palagi po tayong nakabantay. Kaya nga sabi roon, kung alam lang ng sambahayan na kung kailan darating ang magnanakaw. Buong gabi siya magbabantay. Pagkabangan lang itong magnanakaw na ito. Kaya lang hindi po alam itong tao na ito kung kailan po sasalakay ang magnanakaw na yan. Amen po ba? Amen. Mayroon po ba nakakaalam dito na kung kailan sasalakay ang magnanakaw? Di ba wala naman? Hello, magugulat ka na lang, simot na yung pirahan mo dyan. Ayan, nagugulat ka na. Ang sarap ng tulog mo eh. Ayan, hinahakbang-hakbangan ka pa ng magnanakaw. Ang sarap ng tulog mo. Amen po ba? Amen. Hindi mo alam na nasimot na cellphone, ayan pera, ayan o ano pa man ang mga nakatago sa tahanan mo. Amen? Ayan, amen. Kaya ganun din po ang ating Panginoon, hindi po natin alam kung kailan po darating. Amen po ba? Amen. Kasi kung alam po natin kung kailan po darating ating Panginoon, doon lang po tayo maghanda. Amen po ba? Sa year 2025 pa pala darating ating Panginoon. Kaya sa year 2025 pa ako magbabago. Amen po ba? Amen. Kaya mga iniibig mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Kaya kung gusto niyo pong magbago, ngayon pa lang dapat magbago na po kayo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi yun po talaga ang pinaka-importante sa lahat, yung pagbabago ng buhay po natin. Sabi nga doon sa ibang talata, naliligtas lang daw ang isang tao sa kanyang pananampalataya, hindi yun sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Amen po ba? Marami pong hindi nakakaunawa po dyan. Kaya yung ibang mga katuruan, sapat na sumampalataya kahit gumagawa ka ng kasalanan kasi ligtas na daw po sila. Tama po ba? No, amen. Ayan, kung talagang ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, dapat mayroon kang improvement. Mayroon kang puso na magbago ka. Amen. Kasi bakit? Sumasampalataya ka nga sa ating Panginoon eh. Yung mga tao hindi sumasampalataya, huwag po natin hanapan ng pagbabago ng kanilang buhay. Kasi hindi nga po sila sumasampalataya at hindi rin po sila umiibig sa Diyos. Di ba sabi ron, obedience because of love. Kaya ka sumusunod sa ating Panginoon dahil po sa pagmamahal na yan. Amen. Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya maraming Kristiyano na hindi po talaga naunawaan dahil ang akala nila basta sumampalataya ka lang sa ating Panginoon, ligtas ka na kahit gumagawa ka ng kasalanan. Amen po ba? Di ba sabi doon sa ibang talata? Ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay tinuturing ng Diyos na patay. Amen. Amen. Patay po. Patay ang pananampalataya na walang kasamang gawa. So, ibig sabihin mga iniibig mga kapatid, importante yung mayroon po kayong pagsunod sa ating Panginoon. Kasabay po yung pananampalataya. Amen po ba? Amen. Napaka-importante po sa mga anak po na nagmamahal po sa ating Panginoon. Kung sumasampalataya po tayo, dapat susunod po tayo anuman ang pinapapagawa ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sinabi po ng Panginoon, mag-Bible study ka ron, sundin mo. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, magparay ka. Amen. Dumalo ka sa mga gawain, dumalo ka. Hello. Amen. Sumunod po tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po,
Napakahalaga ang kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Praise God. Kaya mga iibig, mga kapatid, wala po tayong tigil sa kakapanalangin. Kahit magkaiba man ang sikta po natin, pero sama-sama pa rin tayong nanalangin para ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak po ng Diyos, ay kasama sa kaligtasan. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Napakahirap. Kaya dapat po magpapanalanginan po talaga tayo. Praise tulong-tulong God po tayo sa kakapanalangin. Diba, palagi po tayong nanalangin, ipinapapanalangin po natin yung buong, yung bayan po natin, yung congressman o senator o sino pa man, pinapapanalangin po natin. Lahat yan, pinapapanalangin po natin yan. Praise the Lord. And then, nakakalimutan natin na ipanalangin ang mga lingkod po natin. Dapat mga iniibig, mga kapatid, dapat ipapanalangin po natin ang mga lingkod po natin. Amen. Kasi bakit? Praise God. Napakalaki ang pasanin ng mga lingkod po ng Diyos. Praise the Lord. Unang-una pong tinitira po ng Diablo o kaaway ang mga lingkod po ng Diyos. Kaya dapat tayong mga ano, tayong mga sumusunod sa mga pastor po natin, dapat palagi po natin kasama sa pananalangin ang lingkod po ng Diyos. Hindi Praise po, ano, the Lord. Hindi po kaya ni ano, hindi po kaya ni Pastor James na mag-isa lang po siya. Maliban kung tutulungan niyo po sila. Amen po ba? Praise God. Nang dahil po sa inyo, siya po ay nagiging matatag. Amen. Nagiging malakas. Praise God. Dahil po sa inyo. Amen po ba? Ayaw po ni Pastor James na kayo eh mapapariwala. Praise the Lord. Kaya unang-una po talagang pinapapangalagaan ng mga pastor yung kanyang mga congregation. Minsan nga naging pangalawa na ang may bahay. Amen. Amen. Ba? Amen. Naiiniwala ko ba kayo? Minsan nga yung message ko nagtatampo na sa akin. Kasi parang wala na raw akong time sa akin. Kundi sa ibang tao na lang po ako nagkakaroon ng time. Totoo po 'yun. Kasi bakit? Mahal na mahal po natin unang-una ang Diyos. Pangalawa, mahal po natin ang kapwa po natin. Amen. Po ba? Ayaw po natin na mapahamang. Kunin mo. Ay, yari. Ha? Ayaw po ng Panginoon na mayroon mag-isa sa atin na mapahama. Ang gusto po ng Panginoon, lahat po tayo ay maligtas. Ayun po sa pagdita ng pagkakapagtutulungan na ito, hindi tayo po ay kinalulugdan po ng ating pangkulay. Amen. Huwag po natin pabayaan kung sino man ang mga namamahala gaya po ng pastor. Huwag po natin pabayaan ang mga pastor po natin. Amen. Dapat tayo mga congregation, sumuporta po tayo sa kanila. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Ayan, so Ano natin patugtugin yung guitar nito ngayon? Ang problema nga dito, pag binumay, tumutunog to.
May iba siguro na ako. Yung ano nila, ang bangi yung kanilang ulen, tugtog na yan. Yung ano, nangagaw na kami. Kaya yun na. Ay po, sa ito, ay ayan, dyan yung G. Okay, thank you.